Good day po mga boss, Nab Customs po. Meron po tayong tatalakayin. Meron po kasi mga nagpapatulong sa atin, nag-message, nagtatanong kung bakit po laging napupundi yung spark plug ng mga sasakyan nila. So bago po natin simulan, please subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Nab Customs, and like and follow my page po. At syempre, huwag niyong kalimutan, hit yung notification bell para po updated kayo sa mga videos na ilalabas natin, dahil makakatulong po talaga ang mga videos na nilalabas natin. So maraming salamat po in advance. So ayun nga po, may mga nag-message sa atin about sa spark plug nila at lagi nga daw pong napupundi. And sabi ko, paano nila nalaman na napupundi? Sabi daw ng shop, pundido daw ang spark plug, so papalitan lang daw, pinapalitan nila, and then nagiging okay naman daw. So kaya nila nalalaman na pundido ang spark plug. Pero eventually, after ng mga ilang araw na naman, ay ganun na naman, mamamalya na naman ang sasakyan, and then mapupundi na naman daw ang spark plug, bibili na naman daw sila, and then magiging okay na naman daw. Yes, parang cycle na lang yung nangyayari. Mag-ingat po tayo dyan kasi nagiging negosyo na po yan. Dapat alam natin paano basahin yung spark plug natin, kasi tinignan ko po yung ibang nag-message sa atin, humingi ako ng picture, and then nakita ko maitim yung sunog ng spark plug nila, which means na rich po yung air and fuel mixture ng mga sasakyan nila. At syempre, pagka po rich yung air and fuel mixture, magkakarbon po talagang spark plug. Powdery black po ang kulay niyan. At syempre, pagka nagkarbon na po ang spark plug, habang tumatagal, bigla na lang po yan magkakaproblema. Mamamalya na, hindi na yan makakasunog. And then, yun, parang pundido na siya. Pero actually, ang spark plug po ay hindi po basta-basta napupundi. Dahil po nagkarbon na siya, yun na po yung dahilan kung ba't hindi siya nakakasunog. At hindi po dahil napundi siya. Ang spark plug po, according sa mga manufacturers, magagamit po natin yan from 40,000 kilometers to 80,000 kilometers. Yung mga dekalidad na spark plug naman, yung branded talaga, yung mga original, kasi ito marami na tayong nabibili ngayon na puro replacement lang eh. Yung mga original, magagamit po yan ng from 80,000 kilometers to 120,000 kilometers according to manufacturers. So hindi po basta-basta napupundi ang spark plug. Unless defective po. So ang malas naman natin kung every week nakakabili tayo ng defective na spark plug. Imposible po yata 'yon. So ang maganda po niyan, bili kayo ng pantanggal ng spark plug, mag-invest po kayo, and then kayo na po mag-check. Tanggalin niyo po yung spark plug ninyo para ma-check ninyo kung bakit namamalya yung engine ninyo, and then pag nakita niyo po na kulay itim, linisin niyo lang po 'yan. And then ibalik ninyo, aandar na po 'yan. Pero eventually after ng ilang araw, ganun na po ulit 'yan. Magkakarbon na ulit yan at mamamalya na ulit ang engine ninyo. Bakit po? Kasi hindi nyo ni-resolve yung talagang pinaka-problema. Again po, bago nyo sisihin yung spark plug na laging napupundi or pundihin o mahinang klase, dapat po i-check nyo muna kung nasa tama ang adjustment, tama ang pagkakatono, yung air and fuel mixture, tama ang pagkakatiming. Dahil hindi po laging spark plug ang salarin. Ang mahirap pa niyan, baka gamitin na dahilan yan para ma-overhaul yung makina ng sasakyan ninyo, di ba? Sabihin pinupundi lagi ng engine yung spark plug, kailangan nang i-overhaul ang engine, di ba? O di mapapagastos kayo ng malaki. At tandaan po natin, hindi basta-basta na pupundi ang spark plug. Pero may chances din po talaga na mapundi ang spark plug. Kalimitan po dyan yung detonation na tinatawag. Ano ba yung mga nagkukos ng detonation? Yung pinging and knocking. Yung pong pagpili na lang natin ng hindi tamang fuel octane na ginagamit natin sa mga sasakyan natin. Halimbawa, ang compression ratio ng engine natin ay 10:1. Dapat yun yung mga higher octane ang gamitin natin. Pero kung ang compression ratio ng engine ng sasakyan natin ay 9.5:1 pababa, dapat mga lower octane lang po, yung mga regular unleaded lang po gamitin natin dyan. Yung nagkukos po ng detonation yon, pati po yung pag-re-retard or yung pag-delay ng timing, pag sobra po, nagkukos din ng detonation, yun, nakakapundi talaga ng spark plug yon. Pag ganun po, hanapin nyo po talaga yung pinakasakit ng sasakyan. Ayan. Hindi yung papalitan nyo lang spark plug kasi syempre, gastos ng gastos yun, di ba? So, dyan po papasok yung kahalagahan ng pagbabasa ng spark plug, yung sunog niya.
Kaya napakahalaga po na may alam tayo sa basic troubleshooting. So bili kayo ng pangtanggal ng spark plug, mga bossing. Bili na kayo ng heavy duty. Makakatulong po yung video natin na properly read your spark plugs. Yan, ano yun, panuorin nyo po yun, malaking tulong yun. So ano pong ibig sabihin pag powdery black yung sunog ng spark plug? Yan po ay wrong air and fuel mixture. Rich po ang mixture niyan pag ganyan. Ibig sabihin, sobra sa gasolina. Sa carburetor type po, mas madali dahil i-adjust lang yung adjustment screws ng air and fuel. Yan. Kailangan nga lang, marunong talaga yung mag-a-adjust, yung magtotono. Unlike sa mga EFI engines po o yung mga ECU operated na engines, pagka ganun po, marami kasing causes yan. Maaring bad or defective na map sensor, mass airflow sensor, maaring defective or maling setting ng throttle position sensor, maaring baradong IACB, basta yung mga lagusan ng hangin, marami, pwedeng maging sensors po yan ng panggalingan. Pero syempre, dun po muna tayo sa basic. Syempre, hindi naman agad-agad tayo dun sa major parts to troubleshoot. So, kailangan muna natin mag-basic tune-up or PMS. Kasi po, kalimitan ng mga problema ng sasakyan ay yung lack of maintenance. Tulad po niyan, pag nagkakarbon na po yan, yung dati okay naman yung sunog, and then eventually habang tumatagal, naging ganyan na siya, tapos nagiging lunurin na, namamalya na, and then nagiging kulay itim na yung sunog ng spark plug. So ibig sabihin po niyan, kailangan na natin ng basic tune-up. Actually, hindi na nga natin po kailangan hintayin na maging ganyan yung sunog. Ang nangyayari po kasi, pag bumabagsak na po yung minor at parang bumibigat na i-drive yung sasakyan, ang ginagawa natin or nang pinagpapagawa natin, itataas lang po yung minor. So dadagdagan nila ng gasolina, yung sa may adjustment ng gasolina. So tataas talaga ang minor nun. Kaya lang, lalong magiging lunurin yun kasi rich mixture na nga po, and then magiging lalo pa siyang rich kasi nga tataasan pa natin yung gasolina niyan. So sa mga EFI po, mag-a-adjust na naman yung ECU, hahabulan naman niya na ngayon ng hangin. So eventually doon din papunta yon. Malakas na fuel consumption, then palyado, then mamamatay na yung makina, and then hard starting. Same po sa carbureted type at EFI type na mga engines, kailangan po laging malinis ang daluyan ng hangin kasi yung po yung hingahan niya. Kaya napakahalaga po na malinis yan kasi syempre habang tumatagal, dumudumi yan, nagkakakarbon, mga alikabok, nahihirapan na pong humigop ng hangin. Doon po magsisimula din yon na bumababa yung minor kasi nga yung air and fuel hindi na nagiging balanse. So instead po na taasan nyo lang yung minor via sa fuel adjustment screw, mag-basic tune-up na lang po kayo. Diretso na po. Palit kayo ng air filter or linis lang kung maayos pa. Then linisin nyo yung carburetor, bugahan nyo ng carb cleaner or yung throttle body kung EFI ang sasakyan ninyo. Kailangan po malinis yan para makahinga ng maayos. Sa mga EFI, mas marami kayong gagawin. Pati yung IACB, pati yung sa map sensor, kailangan nyo po yan linisin. And syempre, ituloy-tuloy nyo na po. Linisin nyo na yung spark plug, and check nyo maigi kung kailangan ng palitan yung high tension wire, and check nyo rin po kung kailangan ng palitan yung fuel filter, lalo na po kung alam nyo matagal na walang maintenance yan. And then, i-check nyo po yung timing, iset nyo sa tama, huwag po kayong magdi-delay ng ignition timing. Yan po ang mga una nyong gagawin. Hindi po yung spark plug, hindi po yan basta-basta napupundil. And huwag po kayong basta-basta maniniwala kung sabihin nila na laging pinupunti ang spark plug, so meron problema sa makina. Kailangan nyo po munang mag-perform ng basic troubleshooting. Lalo na nga po kung umaandar naman ng maayos yung makina pag pinalitan na yung spark plug. So wala pong issue dun sa makina na major, wala din issue dun sa spark plug. Kasi nga once na nilinis nyo ulit yan, magiging okay na ulit yan. Ang problema po ay maaring sa tono nila or sa pagta-timing po nila. Yan. Kaya mag-ingat po kayo sa pagpapagawan ninyo and hahanap po kayo ng trusted na mekaniko. And again po, pagka meron na kayong nahanap na trusted at talagang maaalagaan yung sasakyan nyo ng maayos, huwag nyo po babaratin and huwag nyo na yung papakawalan. Yan. So maraming salamat po. God bless po sa atin lahat, NAB Customs.